Arestado ang tatlong nanghack umano sa ilang bangko at ilang ahensya ng gobyerno. Isang tech editor ang nag-utos umano niyan. Ayon sa isa sa mga inaresto, bagay na itinanggi ng inakusahan. Nakatutok si Rafi Tima. Matagal na raw silang pinaghanap ng mga otoridad dahil sila ang responsable sa ilang malalaking hacking incident sa nakalipas na 5 taon. Ilan daw sa kanilang hinak ang ilang malalaking bangko. Magbe-verify kami, tatanungin namin yung mga bangko na to kung nag-i-exist ba itong mga data. Ibinibenta daw ng mga hackers ang nakukuha nilang data sa dark web at napupunta sa mga organized cyber criminal groups. I want it hanggang conviction, hindi natin bibitiwan ng kaso. Kabilang daw sa hinak ng isa sa mga naaresto, ang mismong Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Alias Kangkong, na isa ng data security officer ng isang news website, hindi na raw siya aktibo sa illegal hacking activity at pinagsisisihan ng mga ginawa. Yung AFP database, nilik ko publicly. So sabi ko nga, after ko siya ilik, doon ko lang na-realize yung severity ng vulnerability, which is pinagsisisihan ko. Kasi syempre, nilik ko siya, pag-leak ko, kung sino-sino ang tao makakita, syempre data ng mga sundalo yon. Yun yung hindi ko na-realize that time. Kasama sa mga lumabas ang mga personal na detalye ng libo-libong sundalo, kabilang ang kanilang mga cellphone numbers. Bukod sa AFP, nahack na rin daw niya ang National Security Council, recruitment website ng AFP, Cavite LGU, maging ang isang medical group. Pero itinanggi ni Alias Kangkong na ibinibenta niya ang mga datos na kanyang nahahack. Gusto lang daw niyang patunayan sa sarili na kaya niyang pasukin ang mga website na ito. Pagsisiwalat pa ni Alias Kangkong, isang kilalang tech editor ang isa sa mga naguutos sa kanya para manghack at palabasing nabigyan siya ng tip tungkol sa hacking at vulnerability ng isang website na kanya namang isinusulat. Para lang may maisulat o papalit? Directly, indirectly. Minsan, depende sa sabi niya. So minsan sabi siya, oy, check mo nga to. So ako naman syempre, boss ko, check ko yun. Pag sinabi mong i-check, i-hack mo na? Find vulnerabilities. Tapos kung meron, ma-report ko sa kanya. Ang kanyang pinaparatangan, si Manila Bulletin Tech Editor Art Samaniego. Maring itinanggi ni Samaniego ang alegasyon. Never ako nag-utos ng kung sino man para lang sa content. So kasi against yan sa principle ng journalism. Sa AFP hacking incident daw halimbawa, hindi naman nauna ang bulletin sa balita at hindi siya ang nagsulat nito. Ang iba namang hacking incident na kanyang isinulat, hindi raw si Alias Kangkong ang gumawa. Pero sa hacking sa One Sambayan, si Alias Kangkong nga daw ang nagbigay sa kanya ng naturang impormasyon. So ang ginawa ko nung nalaman ko na may vulnerability, tinawagan ko kagad yung kakilala kong mga taga One Sambayan. Hindi ko pa sinulat ng June 12. Nung nalaman ko na fix na nila, sinulat ko siya ng June 13. Ayon sa NBI, mag-i-issue raw sila ng subpoena kay Samaniego. Sa isang pahayag, sinabi ng Manila Bulletin na sumusunod sila sa batas at inaatasan rin ang kanilang empleyado na maging masunurin din. Inaasahan daw nila na maiuukol sa kanilang empleyado ang kanilang mga karapatan. Kahapon, in-inquest na ang dalawang hackers at sinampahan ng kasong illegal access, misuse of device at paglabag sa Data Privacy Act. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.